Mula dito sa Hagunoy, dumako naman tayo sa Manila North Cemetery. Tinututukan po ni Athena Imperial yung Manila North Cemetery. Athena. Mga pamilya at bisita no, na sinamantala itong araw na ito para bumisita sa kanilang mga mahal na sa buhay na nakahimlay dito sa Manila North Cemetery. Iniiwasan nila ang siksikan ng mga tao sa darating na Todos Los Santos. Paalala ng pamunuan ng Manila North Cemetery, huling araw na ngayon ng pagpipintura at paglilinis sa mga puntod. Mahigpit na pinagbabawal ang pagdadala ng mga matutulis na bagay, mga flammable tulad ng thinner at pintura, mga alagang hayop at maingay na sound system. Bawal ding magdala ng alkohol at mga bagay na may kinalaman sa pagsusugal. Ang Eco Waste Coalition, isang environmental organization, pinaalalahanan na huwag mag-iwan ang mga bisita ng mga basura nila dito sa sementeryo. Taon-taon kasi isang katutak na kalat ang hinahakot sa mga sementeryo dahil sa hindi tamang pagtatapon ng mga basura tulad ng mga pinagkainan. Ang mga tindera naman rito sa Manila North Cemetery, dinadagdagan na ang supply ng kanilang mga panindang kandila at bulaklak. Ang kandila ay mabibili mula 20 pesos kada 3 piraso hanggang 50 piso. Depende yan sa size. Sa bulaklak naman, mayroong mabibili ng 35 pesos at 3 for 100 pesos. Nasa 300 pesos na raw ang presyo ngayon ng binebenta nilang arranged flowers at tumaas na ito ng 50 pesos kumpara kahapon. Samantala, alas 4 pa lang ng umaga ay narito na ang ilang miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Narito raw sila upang siguruhin ang kaligtasan ng mga bibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Bukod dito, tumulong din sila sa pagwawalis sa sementeryo. Samantala, Ivan, ay meron din tayong naka-standby dito ano, na emergency unit para naman sa mangyayaring aberya no, dito sa Manila North Cemetery. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Maynila. Ivan? Maraming salamat, Athena Imperial.